market is down by 124 points or 1.81%. Mga manokis na lechon! Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Bloody Edition, Lechon Edition, mga titos at titas. Ayan, ang pagkukwentuhan natin bakit bumagsak ang market ng ganun-ganun na lang. Yan. Siyempre, isasama natin yung lagi natin binabantayan dito, MM, Acen, APL, PHA, at si Davin. Let's have a short prayer muna bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Mga titos and titas, yung naligaw lang dito sa ating channel dahil namumula yung portfolio nila at hindi alam yung gagawin. Ha? Ito po Tito Vlogs, tambayan ho ito tungkol sa stock market na kung saan yung 13 years of experience natin, yung mga pains and gains, yung mga ng isang up and down cycle ng market. Kinukwento natin dito, tawag natin dyan Tito Moves. Kaya ako naghahanap kayo ng karamay. Ayan, sa inyong mapulang portfolio. Welcome na welcome po kayo. Tuloy po, pasok po kayo. Ha? Baka makapulot kayo ng Tito Moves dito. Huwag niyong kalimutang i-click yung subscribe button. Isama ninyo yung sana all sa notification bell. Dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, meron kaming live stream, live tambayan. Makigulo po kayo, makisama, makipagkulitan. Para makahabol kaagad kayo, meron pa kaming starter kit. Yan, 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 yan. Yan, dyan po kasi nagsisimula lahat ng mga bagong tambay para makabangka kayo rito, para maintindihan ninyo kung paano i-navigate itong stock market. Baka makatulong ho yung starter kit, ha? Mga titos at titas. So, panoorin niyo yung pagkataas itong video na to. Pwede nyo tabihan yung Team Auto Like. Salamat po sa inyo. Team No Skip Ads, yung mga nanonood ng video natin, pati commercial. Maraming salamat po sa inyo. Yung Team Replay Bombers at syempre yung Team Patreonatics natin, ha? Kahit na namumula yung market, ay tuloy ang suporta sa ating tambayan. Maraming salamat po sa inyo. Kaya silipin na natin itong mapuna. Itong lechunan. Silipin natin itong lechunan. Ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Down 124 points, nabanggit na nga natin kanina, no? All sectors pulang-pula, walang pinatawad, talagang namula ho mga titos and titas, ha? At ang ating value turnover 9.3 billion, normal din naman to yung value turnover natin. Ang hindi normal is ito ho, no? Meron tayong gainers 38 lang. Ayan, 38. Ang ating losers, kao, para sa tagal ko nagba-vlog at binabantayan itong market, eh, pauna-unahan, 201 ang losers natin ngayong araw na to. Mukhang maraming nagpanik, ha? Isa ba kayo sa nagpanik? Taas ang kamay. Naging 201 yung losers natin, ha? Ang ating foreign buying at selling pala, hindi pala buying, normal pa rin naman eh. Oh, 498 million, wala namang pinagbago yan, normal lang, except siguro maraming nagpanic na locals, naglabasan, ano, without really understanding yung dynamic. Nako, nako, nako. Mamaya silipin natin yung chart, ha, mga titos at titas, no? So yan ang ating market, ang movers natin sa big caps natin. Tignan nyo naman, hindi pa nag top 10, top 4 lang, apat lang, ha, ang nakasurvive sa big caps, ICT, EMP, AP at FGen. At ang losers natin, nangunguna, BPI, bangko to, BDO, bangko rin, ha, 5% at 4% respectively, followed by Mega World, GT Cap, JGS, AGI, talagang malalaki. Malaki yon, sabi ko nga, malaki yung 5% sa bangko, sa big cap na down, no, mga titos at titas. So, yung sentiment, probably ito, nauna. Ano ba yan? Kung mapapansin nyo rin naman, nabanggit ko din naman sa inyo, na baka yung kasing blockchain technology or your cryptocurrency, malaking threat eh. Nakikita natin nandun sa banking industry natin. At nakailangang, syempre, kailangan yung banking makasabay eh. Otherwise, baka talagang madisrupt sila totally ng cryptocurrency. So mamaya may mga konting balita tayo tungkol dyan. Ha? So ipasok natin muna yung ating mga tabalits. New COVID-19 cases exceed 3,000 for fourth consecutive day.
Isa to sa mga dahilan, maaaring ginawang dahilan na, no? Manila, Philippines, the DOH on Monday logged 3,356 additional COVID-19 cases in the country, making it the fourth consecutive day that new cases breached 3,000 mark. So no, yung COVID nandiyan naman na talaga. Isang taon na po, no? Yung dami ng cases, parang pang-apat na araw daw na natin nag 3,000. Dati nag 2,000, ngayon nag 3,000. May bakuna na. Dumami yung cases kasi probably ang sinasabi, no, yung nakinig ko sa news kanina, yung hindi pagsusuot ng mask, no, hindi pagsunod sa protocol, no. Hindi na natin mapigilan yung tao, kailangan lumabas kasi kailangan kumita ng pera. Diba? Kahit na naka-GCQ tayo, since allowed naman silang lumabas, lalabas sila kasi kailangan po talagang kumita ng pera ng mga tao. Isang taon na po tayo, no. So ang paalala lang lagi is gamitin ng tama yung mask, no. Yung ilong daw at saka bibigyan dapat tinatakpan, ha. Hindi daw yung baba. Hindi yung baba lang. Ayan, oh. Pati yung face shield, ha? Gamitin din ho yan sa social distancing, tas maghugas daw ng kamay. Pagka maghugas ng kamay, sabi kanina ng DOH, 20 seconds, kumanta daw kayo ng dalawang happy birthday. Tinuro sa mga anak ko yan nung nasa preschool. Ayan po, no? So, yun lang naman, eh. Wala tayo, nandiyan na ho, eh. Nandito na, eh. No? Nandito na talaga yung COVID, eh. Kailangan lang mag-ingat. Otherwise, talagang mapipilayan ng todo yung economy natin, ano? Of the active case, 91%, mild naman yung 91%, no, yung asymptomatic yung 4%, wala lang nararamdaman. 2% critical, 2% severe. Ito medyo mataas pag tinotal mo, 4%, ano, yung critical and severe natin, and 83.83% yung moderate cases, no. I guess we have to live with this virus talaga, but we have to take care of ourselves and syempre yung mga kasama natin sa bahay, yung mga mahal natin sa buhay, no. Again, hindi na pwedeng tumigil yung ekonomiya, otherwise mahuhuli na talaga tayo. Marami mahihirapan. Next balita, galing ulit sa inquirer.net, expensive food lifted inflation to 26 month high of 4.7% in February. Ito pa isa siguro yung inflation. Yan din ang nakadali sa market natin. Manila, Philippines inflation climb at 26-month high of 4.7% year-on-year in February as food costs, especially of meat and fish, remained elevated even as pork prices eased in Metro Manila due to the ongoing price cap to the detriment of consumers elsewhere in the country who shouldered more expensive products. Mga titos and tita, so isa pa to, 4.7%, 26-month high yung ating inflation. Hindi rin magandang balita to. So pagka pinagsama mo yung dalawa na yan, COVID cases, mataas, inflation, mataas, naka-GCQ ka pa rin, mag-iisang taon na, naka-lockdown. So yun na, nag-reflect na po sa market natin. But sabi nga natin, eh, as speculators, ako, yung matatagal nang naka-follow dito, as early as December, we are seeing this sa chart. Mamaya papakita ko sa inyo, no. Kasi minsan yung chart magsasabi sa iyo ng direction ng market, no. So kasi macro yan, eh. Mamaya explain natin, no, para maintindihan niyo po. So I was expecting this correction last January. Yun nga lang, ang nangyari noon, binomba puro mga Subarus, eh, no, puro third liners. So ngayon natapos na yung bombahan, eto na, back to reality tayo. But then again, no, cycle to, eh. After this downward cycle, pwede na tayo umangat ulit. Next balita, galing po sa billionario.com. Twitter founders auction of a tweet draws 2 million bid. Uy, bakit ito, Tito? Bakit kami ganyan? Eto, Twitter boss Jack Dorsey is selling his first tweet at auction with bidding Saturday reaching $2 million. Aba, ayos to, tweet lang yan, ha? In a sign of the appetite for virtual objects authenticated through blockchain technology, kaya natin binabalita yan, mga titos and titas, no. Yan huwag tinatawag na non-fungible tokens, yung NFT. So isang malaking ito, parang recently, isang malaki ho yan, na dyan sa space na yan, malaking balita sa space na yan, yung NFT, no? Isa ho dyan yung ENJ, yung engine, no, na token sa NFT space, mga titos and titas, no? So, eto, ano ba yung mga NFT? Naaalala nyo yun, mga titos and titas. Mga titos, di ba? Yung mahihilig mag-collect, ha?
ng mga titos natin, hindi mag-collect ng girlfriend, ha? Kabataan nila. Hindi, yung mag-collect ng NBA cards ng mga titos natin. Di ba, physical NBA cards yan. Tapos, tradable, umaakit yung value. Di ba, ito nangyayari na sa digital. No? Naka-blockchain technology yan. Mas madali ngayong i-trade. No? May mga NBA snapshots na ngayon eh. Na NFT. Tapos, tradable. No? Galing. Ang galing nito. Itong technological revolution na to, mga titos and titas, bakit natin binabalita sa inyo? Kasi nga po, as traders, we need to adapt dito sa new asset class. No? We are encouraging everyone to try. Well, wag naman, syempre, siyempre, ibig sabihin, test buy, sumubok, di ba? Aralin. Kasi otherwise, baka kasi mag-transition tayo unti-unti from traditional market papunta rito sa bagong market na to, itong asset class na to, mas maganda na na isa na tayo sa mga una dahil nagtitrade na tayo ng stock market. No? So, kaya we are encouraging everyone. Kaya kung gusto nyo po na matuto, samahan nyo ako sa pag-aaral. Ako po ay kasalukuyan nag-aaral pa rin. Ano? Diyan sa channel natin, yung TVCC, yung Tito Vlogs Crypto Channel. Yan. Yeah. Saba. Basta, andyan. Yan. Puntahan nyo po yan, mga titos and titas. No? Bukas, may lalagay na tayo na video. At marami pa tayo mga ilalabas dyan. Dyan natin ilalabas lahat ng mga cryptos natin. So, samahan nyo ako sa pag-aaral. So, mag-subscribe na po kayo para hindi kayo mahuli. Diba? Oh, yan. Tatlong balita. Next, ito na, ipapasok natin. Pinaka-importante. Naku, ang dami naghahanap nito. Ating showbiz balita! Kita nyo naman, ha? Galing sa ABS-CBN News, after Gerald's tell-all, ayan, ang init nito noong weekend, di nahanap to eh. Bea Alonso writes, "Here's the time as the ultimate truth-teller." She was bound to say something in the aftermath of her ex-boyfriend's tell-all interview that broke the internet this weekend. Ayan nga amin na ni Gerald at saka ni Julia, di ba? Kay Tito Boy Abunda, napanood niyo ba interview kay Tito Boy, ha? And in a social media post the day after Gerald Anderson went public with what's happening to his personal life, Bea Alonso, Tita Bea, talk about what means to her, what time means to her. Ito, ha. Sabi niya, "So here's the time. Time that is best spent with family dahil daw sa pandemic naranasan niya na importante na mag-spend ng time sa ating families." Ayos yan, Tita Bea, ha? "Time that heals all wounds." O, diba? Doon sa breakup nila. O, siguro naka-move on na si Tita Bea. May bago na rin daw. Binubulong ni Mrs. May bago na rin pala si Tita Bea ngayon. Ha? "And time as the ultimate truth teller." Malalim yun. Malalim. Ang alam ko lang, fortune teller. Ngayon, may truth teller na, no? "The words in capital letter were hers." Sabi dito, no? So, ano ba ibig sabihin niya kung i-interpret mo? After some time, ilalabas nga din naman daw ang katotohanan. Yan. Yan ang ating showbiz balita. Kaya masaya rito. Ipasok muna natin yung market. Ayan na, ha? Wala akong utang sa inyo ngayon. Nakita nyo, kahit pula market, ha? Sinamahan natin ang showbiz. Okay, pasok natin. Magsisilipan na tayo, mga titos and titas. PSE, unahin natin. Ano lagay? Yun ang tanong. Tingnan nyo po itong, eto, yung channel na ginawa natin, nakakatuwa eh, kasi pasok pa rin dun sa channel, no? Mga titos and titas. "Although we closed the bill," teka, may nagre-request pala, pangitan, ay, pangi, ano daw, labuan daw yung, ano, yung grid lines, no? Sorry, ah, na, asan na ba yan? Background, grid lines. Ito. Medyo gawin daw natin na lighter ng konti. Yan. Ayos na ba sa inyo yan? Ayos na ba yan? Teka, isa pa. Grid lines. Vertical. Horizontal. Ayan. Ayos na ba sa inyo? Medyo lumilaw-linaw na, no? So, yan po, no, mga titos and titas. Abay, nag-close na tayo
below 100 moving average. Last time nag-bounce tayo doon, ito po yan, no? Nung January 29, 2021. Tapos pag-bounce natin, nag-try tayong umakyat. Nag-high naman tayo ng 7159, then after that bumagsak na tayo. And right now, nag-close tayo below 100 moving average, no? Pero sinasalo tayo nung channel natin. Again, kung tama yung pagkakadrawing natin, no, mga titos and titas. Kung tama po yan, pasok pa rin tayo dun sa channel natin. But expect, pwede ka pang magkaroon ng noise ngayon ng ganito. Eto, nakita nyo, nalaglag sa channel. Oh. So, kung gagayahin yan, yung noise na yan, kung itong similar downward channel na to, trend line na to. Yan. Kita nyo yan, oh. Oh, tignan natin, ha? Gayahin natin. Gayahin natin. Tignan natin. Diba? Kung gagayahin yan, pwede nating itouch itong 200 sa 6447. Sabi, umaangat naman yan, pero matagal kasi umaangat yan kasi 200. So, 6465 area. Diba? Meron pa ako nakikita dyan sa 58. Balikan nyo. Nako eh, mahirapan nyo na kayo hanapin. As early as parang December, sabi natin, posible sa 58 area to, itong consolidation na to, posible to. No? Pero mas maganda, hindi na. Mag-register na tayo ng higher low, ika nga. No? So, ito, low ito. Tignan nyo po ito. No? Para sa akin, maganda yung ginagawa. Eh, no? Every time may downtrend na ganyan, no? Ito yung unang low, 5.3. Sumunod na low natin, ito na, 5.7 na. Sumunod na low natin, ito na yung inaantay natin. Kung ito na ba yan, 6.6, mukhang hindi pa ako convinced. Pwede mo nang, kasi 5.7 tong huli. 5.7. Pwede mo kami babaan dito. Sige, 6.4, 6.5 mo kami. Yan, touch mo to, 6.4 para mas maganda. Mas maganda, ma-retest na yan eh, bago tayo pumasok sa bull market. So, konti na lang to. No, for me, ito. Yung area na yan, malakas na support na yan. 6.4 na 300 points. Diretsuhin mo na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik. Diba? Yung sinasabi natin na as early as December, nakita natin yan. Ito po, no, saan natin nakita? Dito sa MACD, sa weekly. Nung time kasi na nag-cross ito, ito, kailan ba to? December. Ah, January. January 18. Pero December pa lang nung nahihirapan ng umakyat yung market somewhere dito eh. Kasi nagsabi na ako sa Patreonatics natin eh. Ito, nung topish tayo rito, itong area na yan, ang hindi binibiya ko, ang tagal natin dito eh. Ayan, yung area yung 7-2. Ayan, nag-topish tayo dyan. December yan, matatandaan ko. Sabi ko, lighten up na somewhere dito sa area na yan. Raise some cash. Mga fourth week ng December, raise some cash, no? So, yung mga nakinig po sa atin doon sa Patreon at hinold yung cash nila, pwede na yan mag-start mamili ngayon. Pwede na kayong bumalik. Yan. Unti-unti nang babalik sa market yung cash na yan. Ayun, obviously dito nakita ko natin nahihirapan. Tapos, nung January nga, kaya sabi ko mga 5-8, nung nag-cross po itong MACD sa weekly, may something. Kasi sabi nga natin, simula nung nag-recover siya, hindi pa siya yumuko. No? Pagka yumuyukuhu kasi yan, matagal. Pagka, lalo na index pinag-uusapan natin, ha, matagal yan bago umakyat. So, ang best case scenario talaga natin, for me, is mag-consolidate tayo with downward bias dyan sa area na yan. Sige, consolidate mo kami dyan. Pwedeng aakyat ulit, may rebound, magko-consolidate. No? So, yun yung unang clue natin, nasa chart. Nasa chart na magko-consolidate po ito. Ayan, January 18, 2021. No? Nung nag-close yung weekly na yan, nako, may something. Tama nga, no? The following week, it was followed by a long red candle. Nag-low tayo ng 6-6 pero binawi din. No, the following week binawi nung week ng January nung February, tapos ngayon binabalik ulit tayo doon. Kasi nga yung MACD natin, yung momentum pababa pa. Okay? Yan yung una, no, sa practical analysis natin. Pangalawa, ano ho dapat yung sundan? Yung mga news, 'di ba? So again, macro perspective mga titos and titas, ha. Don't just look doon sa individual chart, no. Individual stock. You have to look at the macro, no. So, nakita mo yung PSE, ganyan. Ano yung mga news natin recently? Fourth quarter 2022, yung pre-pandemic level na inaasahan. No? Babalik yung economy natin sa pre-pandemic level. Fourth quarter 2022, ilang beses ko na sinasabi yan. Dahil yan ang nababasa. Nababasa po natin sa news eh. Ang mga nagsasabi ho, sina JASA, economic expert, mga analyst, no, yun ang sinasabi nila. So ano ini-expect natin? Consolidation. Hindi natin ini-expect na babagsak pa to nandito sa level na to.
Ako hindi ko na nakikita eh, nababagsak pa yan dito. Not unless siguro i-shutdown na, kumbaga la, buong Pilipinas na dumami yung COVID cases o may event talaga na it will merit na bumalik tayo dyan. Probably pag nag-crash yung US market, pupwede rin, pupwede pa. Diba? Pero kung tayo lang, dun sa macro perspective ng economy natin, mukhang hindi naman natin tatagusin yan. Not unless nga may big event na naman na mangyari overseas. No? So nakikita naman natin, nandiyan na yung vaccine. At nagro-roll out na tayo. Yung lockdown lang, yun yung isa. Diba? So, yung pangatlo, sa practical analysis natin, o bakit tinitingnan mo, bakit yung market magiging babagsak talaga, o bumagsak na nga. Kasi naka-GCQ pa rin tayo. We are expecting a contraction pa rin ng first quarter ng GDP natin. So, kasama yun. So, tatlo, pag pinagtahi-tahi mo yung chart, yung tabalits, di ba? COVID case, yung tabalits na GDP, and then, na recovery natin post pre-pandemic level 2022 pa. Pangatlo, COVID cases tumataas, di ba? Kasama mo niyan. Pang-apat, yung naka-lockdown pa rin tayo plus inflation, di ba? Magkakapag-conclude ka maaga pa lang, di ba? Maaga pa lang medyo mako-conclude mo na op, mukhang magda-downward pa rin tayo talaga. Makasasabi mo na. Pero we're not saying, ako lang ha. Dati nung nandito talagang ina-expect natin na babagsak. Pero sa level na to na ng market, worst case palagay ko yung 6465. Ito na, sabihin mo na, pati na damay mo na to 6355. So 6450 to 64 area. Damay mo na yan. Ilang points na lang yan. 300 points. Dalawa, tatlong kembot na lang, nandyan na tayo. diba? Kaya itong stage ng market natin, for me, medyo kailangan mo talagang i-decide kung paano mo didiskartihan. Diba? Kasi kung halimbawa, na-trap ka na, meron kang hawak na position, na-trap, paano mo didiskartihan? Diba? Are you going to wait na mag-down pa ng 300 points kung naniniwala ka na magda-down na yan? Ang tanong, makakabili ka ba? May lakas ka ba ng loob para bumili pag nag-down na 300 points? At hindi natin sigurado kung magda-down pa ha. Pero most likely po pwede pa rin ano. Or are you just going to wait it out, no? Kasi nakikita mo naman yung mga number, 'di ba? Parang alam mo na worst is over, may vaccine na, no. Ngayon, again, ang hindi natin kontrolado external factors ha. Pagka nagkaroon ng alboroto yung US market natin. So, yan po ang ating index. Nandiyan tayo, for me, critical itong area na yan. Pero kung tagusin yan, hindi ako magtataka kung babalik tayo sa 6.4, 6.350, 6.5 area kung tatagusin yan. Yun ang magiging strong support natin. Konti na lang yan. Resistance natin, mga titos and titas, ay ito muna ng channel na yan. Yung 100 moving, nasa 6.417. Diba? Pwedeng yung blue rin, kayang-kaya yan. Yung 7,000, pwede pa rin dyan yung resistance natin. At magdi-dribble-dribble tayo. So you have to put in your mind, mga titos and titas, na magdi-dribble-dribble tayo ng ilang buwan. Hindi la 18 months nga tinitignan ko eh. Kasi nga kung 4th quarter 2022, dribble-dribble tayo bago tayo. Kung pre-pandemic, 7.2 ang pre-pandemic level ng index natin. So, pwede tayo mag-dribble ng 6.4 to 7.2 ng 18 months. So, you have to accept that fact. No? Kasi nandiyan ho nangyayari. Nandun sa mga balita yan at nakikita mo sa paligid mo. Okay? Nasa ng bull run dito? Ay, nando sa TBCC. Nasa crypto currently, nasa ang bull run. Ha? But then again, kung ang tingin mo sa market, ikaw ay medium term outlook sa market, no? Ito ho ang isa sa mga time para ibalik ng unti-unti yung capital natin. Unti-unti, again, we're saying unti-unti, aha. Hindi mabili, hindi isang biglaan. Pwede ka na ngayong bumalik unti-unti sa market. Especially kung nakapag-out ka noong December. Yan po ang ating index. Ipasok natin si Dito. Pero bago yan, mga titos and titas, ha? Konting paalala lang. Ito pong ating programa ay rated KKBB. Ha? Sa mga bago lang, ano yung KKBB? Kanya-kanyang bili at benta po ito. Hindi po to recommendation to buy, sell, or hold, mga titos and titas, ha? Oh, kaya kailangan na i-analyze din ninyong mabuti yung mga bibili ninyong mga stocks.
dito, ano low kanina? Ayan, nag-low tayo ng... Ano to? Ayun, no, 1250 nga tinit. Talagang tama pa rin. 1250 yung amoy mo. 1272. Itong area na to, nag-bounce talaga dyan. No, balikan nyo yung review natin. I think no Friday, nasama ko yan, yung area na yan. Sabi natin, kung tatagusin, yun. Ito ho yan, no? Ito, yung dati niyang resistance turned to support. So maganda yung bounce dyan and nag-close pa tayo above 50 MA. Salamat naman sa mga na-shake out. Ay, may mga nakasalo, sigurado, happy-happy. No? Kaya importante na intindihan yung binibili nyo. No? So kung nagtataka po kayo, bakit down yung stock ninyo? Yung again, pag tumingin kayo sa party, dami nagtatanong sa atin, Tito, ba't down si MM? Tito, ba't down si Dito? Tito, ba't down si Acen? Lahat po ng stock down, because down yung overall market sentiment ay down. Huwag niyo yung pagdisikitahan yung particular stock niyo lang. Ay naka, huwag niyo pagdisikitahan. Hindi lang naman kayo nag-iisi, 'di ba? Lahat po ng stock ay down. Kita niyo naman, 200 plus ang losers natin. Ilan lang, 38 lang ang gainers. Maswerte kung nandoon kayo, yung stock na hawak ninyo ay green. Malamang sa malamang, kung green ho yung hawak ninyo, ha? Hindi, wala hong activity yan the past ay months. Ah, yan na. Hindi yan kasama doon sa mga malilikot. Oh. Tingnan niyo. Yan, 'di ba? So kung yung binili niyo ay last month lang at may volume, kumbaga may traded shares na maganda, malamang red ho yan. Okay? Gets ba? Huwag niyo pagdiskita masyado. Resistance natin kay dito muna tayo. Syempre yung EMA 13 nasa 1580, mga titos and titas, no? Nandiyan yung makikita nating resistance. So tignan nyo kung paano i-digest yan, kung paano mag-bounce dyan sa blue line. Exciting yan for dito, mga dito natics natin, no? MACD, tusok pa rin to, so expect mo pa rin talaga na pwedeng consolidation ang best case scenario. Madalas natin sinasabi ang best case scenario consolidation, basta nakatusok na sa ilalim yung blue, consolidation lang yan. Yun ang pwede ko lang ma-i-offer. Kumbaga, friendship lang ma-o-offer mo rito. Hindi mo i-expect na magbe-breakout yan dito sa 19 kung nandyan ganyan itsura ng MACD. Diba? RSI, eto magandang tignan. So, pababa ng pababa. Tignan mo, saan nagba-bounce? Ito po. Wala kang makikitang signal kung saan magba-bounce. Except dito. Sa support turned resistance level niya. So, pwede mo rin tignan ngayon itong RSI. Saan nagbabounce yan? Diba? Ito, yan. Ito. Ayun, hindi ito. Dito siya nagbounce. Ano to? 35 area. So, tignan nyo po. Last time nagbounce siya sa 35 area. So, expect mo. Kanina siguro, nag-35 na ito. Yun na, mukhang nagbounce na nga doon sa 35 area. So yan po si dito, pasok natin si MM. Lahat down, pati si MM, ayun. Grabe si MM. Bugbogis. Nabugbog si MM. Yung sinitignan natin na support sa 650 to 675 level, definitely, 575 level, definitely po nabiyak to. Yan, so biyak na po yan, ano? Mga tito at titas, kaya nga sabi natin kung low to medium risk tolerance kayo, sell na yan. Oh, tapos kung tinamaan cut loss, sell na yan. Nabiyak na yan. Ang next support, pero yung mga dugong AB, naintindihan to. Alam na yung ginagawa nila. 450, 481, nagbounce tayo eh, no? Tignan lang natin kung ano tinamaan dyan. Dapat ito eh. Itong 450 area. Ayan po. No? Ito sana. Mas magandang support ito. So, para sa akin, 450 na ako titingin. Kung tagusin yung 481 area, 450 makakakita ka na ng buyers dyan. Mga titos at titas. No? Para sa akin. Sabi ko nga, dun sa, sino ba? I think sa Patreon o sa comment ko sa YouTube. Nakita naman natin, di ba? Pagbaba ng 5 niyan, papasok ang buyers. So, kanina 481, nakita mo, may mga buyers na. Bumalik na yung buyers, no? So, yan inaantay. Ngayon, pag bumaba ng 450 yan, mas marami pang papasok na buyers. MACD natin, tusok pa rin to. So, best case scenario mo nga, mag-consolidate pa rin. Saan pwedeng mag-consolidate? Ako dapat dito sa area na to.
kung tama na nagkagulatan lang kanina yan, dapat dito sa area na to consolidation. Yan po. Itong 7575 hanggang 6.4 area. Dapat dyan lang mag-consolidate. Kasi dyan, madami support yan. Mukhang nagkabiglaan lang kanina. So, tingnan po natin. Sabi ko nga, pagkabukas, nakaranas tayo ng green, long green, ay posibleng ito yung isa sa mga signs, no, na malapit na tayo mag-bull market. Mga titos and titas, based sa experience natin, isi-share ko na rin, ha? Yan yung sinasabi ko kaninang umaga, no? Lahat kami tulala, akala namin yun na, katapusan na, yun pala, yun na pala yung simula noong March 2009. Balikan nyo ho yun. I think same time eh, March, alam ko March 9 nagsimula yung bull market eh. So tingnan nyo po yun, tingnan nyo po yung chart noong March 9, 2009 o first week ng March, tingnan nyo kung paano nagsimula yung bull market. Isang laglagan, tapos kinabukasan green, tapos dire-diretso. So tingnan natin kung gagayahin yan. Tama-tama, March 9 bukas, ha? So, yan po si M&M's. Next, Acen. Ito pa isa. Lahat ng pula. Lahat ng pula. So, sabi niya sa inyo, hindi nag-iisa yung manokis nyo. Acen, nag-close below 50 MA. MACD, tutusukin ba ito? Pag tumagos po ito sa below 0 MACD, expect mo, ito na. Ang support 580 area. Yan, sakto pa sa 100 moving. Yun dun dati nag-bounce din, di ba? Sa 580 area, 575 nga ito. 575, 580 area. Diyan na po expect nyo na support, ha? Ang resistance natin will probably ito na, tumunang 50 MA 720. So malayo-layo, no? So itong Acen, kung type nyo, pero dapat ito ano, para sa akin long term good candidate for the next bull run for me si Acen, mga titos and titas. Pero so long term, mga 3 years mo hahawakan. Parang avoid this power, no, na rin tayo, wala tayong kaalam-alam, no. Nalaglago do sa avoid this to, no. Biro mo from 4 pesos to 40 pesos ng bull market, 10 bagger, nakaupo ka lang, ang gandang kumpanya. So, pero syempre may diskarte kung paano ka bibili, dahan-dahan din. Nalaglag po si Acen dun sa kanyang ascending triangle sa ilalim. Nalaglag, hindi natin alam kung noise. So since nalaglag po yan, pwede mo na nga expect 581 na support. Resistance yang blue line to 720. Acen, APL, ang dami nagkalaglagan. APL, ayun, laglag din doon sa channel. O, eto, mas obvious. Talagang lumusot doon sa channel niya. Tinagos pa yung blue line natin, 50 MA. Nag-close pa tayo sa blue line, below the blue line. MACD, titignan natin kung tatagusin yung zero. Pero pwede pa rin to eh. Kasi kung ang saya nito kung talagang final shakeout. Kasi marami akong kakilala, nakabili kanina. Marami, may mga BP nakaready. Bukas, pagka nalaglag pa ito, walamang may mga mamimili pa. So si APL po, kung tuluyan to, kung sakaling tutuluyan to, nag-breakdown tayo doon sa channel natin, ang support na tinitignan ko na, itong 100M, hindi 40, ang layo naman yan. Malayo masyado yan. Ito muna, 1690. Oo, re-respetuhin naman siguro yan. No? Tingin ko re-respetuhin yan, 1690, 17 peso area. Pwede ka rin mag-higher, lower, higher low dyan. Kung 1690 yan, pwede ka sa, ito, ano ba low natin kanina? 2120. Laglag mo pa ng konti, mga 18. Yung buntot mo. Pwede kang bumuntot ng mga 18. Kung ito, buntot yan. Pwede ka dito 18. Kung 17 yan, sa 18 area, laglag mo pa ng konti. Tapos pwede na mag-bounce. Bumalik dun sa channel. Kung hindi na, kung talagang wala ng lakas, tutuluyan yan, may support ka naman dito, yun na, probably 1450. Resistance natin will be itong red line, yung 25. At finally, bumigay, no? Ang tagal na dyan sa 25 yan, eh. Support, eh. Bumigay. So, hindi natin alam kung magiging matibay na resistance din po yan ni APL. So, si APL, tignan nyo ho kung noise yan, ha? Ito maganda kasi nalaglag sa channel. So makikita nyo may mga ibang mga stocks tayo, noise lang yan. Kung noise yan, hindi lulusot sa zero tong MACD. Ito. Totoo po yan, ha? Pagka noise yan,
Pero once na lumusot sa zero tong MACD, hindi po noise. Seryoso. Seryoso malalaglag. Yan po si APL. Next, pamparampampam. Teka muna ha, baka nakakalimutan lang po ng mga nanonood na i-like yung video natin. Hindi ko lang alam kung marami manonood ngayon na pulahan. Sana po ay na-like niyo yung video natin. Pamparampampam, ang ganda ng nakita nating support sa 50 MA 233 area. Ang hindi maganda sa ginawa, tinagos yung channel, yung uptrend natin, yung triangle natin, tinagos. Noise ba yan? Posible. Ito, noise. Noise ba yan? Posible. Diba? Tignan natin kung babalik dyan. MACD. Natusok pa to. Ang babantayan muna dito, zero talaga. Pag tinago sa zero to, tapos na to. Oh, wala na. Close na yung closed position na tayo rito pagka tinago sa zero to. Pero kung hindi at bumalik dun sa channel, ang lapit na nito eh. Oh. Pinili mo pa dyan sa baba, imbis na sa taas, ang lapit na nito. So, tingnan po natin kung noise yan at ibabalik. Madali lang naman ibalik yan. Pero kung sakaling tagusin tong support sa na 230, dapat 250 nga lang. 233, kung tagusin yan, dito ka pupulutin sa 165 area. Yan po si PHA. Next, si Davin. So, yan, normal. Lahat ng mga pinakita natin, normal, nadali, nasama sa market sentiment. Ito, hindi. Ito ay hindi normal. No? Dahil pangalawang araw na, ngayon ay ilang percent yung dinaw niya, di ba? Pangalawang araw na. So, pwedeng tomorrow, mag-bounce to. Isang long red pa ulit ito. At mag-bounce na. Ayun, no? Yung all-time low nito, tinagos na eh. Parang may something hindi maganda. Hindi pa pala. Ito pala tinagos. Kala ko tinagos. Ayun, no? Binastos tong ano eh. Hindi pa pala tinatch yung 310 area, yung dati niyan low, kung saan siya nagsimula nung trend line. Pero obviously, laglag ko sa trend line itong si Davin. Ay nako, Da Vinci. Ay, wala. Kala ko meron na akong laglag sa trend line eh. Ito yung ginuhit natin na trend line dyan eh. So, nalaglag ho siya. MACD tusok. So, we're not expecting this to recover ASAP, no? Hindi ho yan ang tinitignan natin. Tinitignan natin dito, pwedeng bounce lang, no? Saan pwedeng mag-bounce? Sa lalim ho na yan. Tatlo na pala. Tatlong kandila na pala. So, probably tomorrow pwede na ito mag-bounce. Hanggang dito sa EMA o sa pink line, 533. Pwede ka pa kung suswertihin ka sa 6 peso, 650 area, di ba? So, 530 hanggang 650 area, pwede kang kumambyo na ganyan. Kung malakas yung bounce, pwedeng isang ganyan, tapos akyat ka ulit. Pero sigurado makakakita ka na, makaka-encounter to ng maraming resistance pag panik sa 650 area. So yan ang resistance natin. 530 muna, tapos 650 support natin. Dito ka na, 309. Tignan natin bukas. MACD payuko pa eh. RSI, saan nagbabounce ang RSI nito? Tignan mo, layo pa rin, no? RSI 36, ngayon ay nasa 40 tayo. Ah, pwede na bukas. Pwede na mag-bounce ito bukas, mga titos and titas. So, yan, si Davin. Ang haba ng market summary. Sana napindot nyo yung like. At sana kahit papano, kahit namumula yung portfolio nyo, ay kahit papano ay nahimasmasan kayo dito sa ating market summary, ha, mga titos and titas. As always, trade wisely, God bless you all. Kita kits, kas, boo! Bye!